Another BLW recipe. Well, this time mga Mami Mars ko ha, kalabasa at chicken naman yung gagamitin natin. Una, sa mainit na pan, maglagay lang tayo ng konting coconut oil. Once na mainit na, ilagay na natin yung ating white onion. Pwede rin kayong gumamit ng red. And then, lagay na natin yung ating bawang. Gisa lang natin ang bahagya mga Mami Mars ko. And then, isunod na natin yung ating kamatis. Halu-haluin lang natin mga Mami Mars ko. And then, isunod na natin yung ating chicken. Sa chicken mga Mami Mars ko, hiniwa ko lang siya ng medyo pahaba. Mas maganda yung ganyan cut mga Mami Mars ko, lalo na sa mga babies natin under 12 months. At dahil dyan mga Mami Mars ko, proceed na tayo dito sa ating kalabasa. Super duper love ko talaga tong wavy chopper na to. Isa talaga to mga Mami Mars ko sa unang binili ko, lalo na nung nagsisimula pa lang kami sa BLW journey namin ni baby. Diba? Super cute yung shape niya. At dahil dyan, ilalagay ko yung link dyan sa comment section and description kung saan ko nabili. Once na nadurog na yung ating kamatis, namuti na yung ating manok, ilagay na natin yung ating kalabasa. And then mag-add pa tayo ng water. Dahil palalambutin natin yung ating kalabasa at the same time para lutong-luto rin yung ating chicken. At this point mga Mami Mars ko, medyo half-cook na yung ating kalabasa. Nag-add na ako ng ating ground black pepper. Haluin at takpan lang natin hanggang sa lumambot talaga yung ating kalabasa. At nung maluto na, plating time na tayo. Ito mga Mami Mars ko, egg molder to pero ginagamit ko rin siya sa pag-mold ng rice ni Kaya. Next naman, ilagay ko na yung ating nilutong kalabasa and chicken. And mga Mami Mars ko, pag magsaserve tayo ng kalabasa kay baby, make it squishy. Mapa-carrot, sayote, or patatas, ganyan mga Mami Mars ko. And for the fruits naman, magsiserve ako kay Kaya ng mandarin orange. Ready to serve na yan. Super dali lang. Happy eating, Kaya Pot. Oh, sya.